at nandito na naman tayo sa harap ng ating laptop at pag-usapan lang natin saglit yung tungkol sa Adobe Illustrator. Ang Illustrator guys, masyadong malaki yung pinagkaiba niya kay Photoshop. Si Photoshop kasi, beyond your mind imagination yung kayang gawin ng mga tools niya. Sa Illustrator, medyo technical, medyo limitado, pero once na alam mo na kung paano gamitin bawat tools, eh magagawan mo na ng paraan yung kayang gawin kay Photoshop, magagawa mo na rin sa kanya ng magkaibang proseso nga lang. Ang Adobe Illustrator kasi guys, masyado siyang printer friendly. So kung ikaw ay gumagawa ng design sa t-shirt, or gumagawa ka ng mga logo, or mga flyers, mga ganyan, pwede din naman gawin sa Photoshop, pero mas maganda yung output pag sa Illustrator mo siya ginawa kasi mas sharp at saka kahit anong batak ang gawin mo sa kanya, eh hindi siya magpipixelize. So, ito yung ating version ng Illustrator, no? Gumagamit ako ng version na CS6, Adobe CS6, kung tawagin. So, kasi wala pa akong installer ng CC. So, kung nagamit ka ng Adobe CC, eh, wala naman masyadong problema. Medyo magkahawig naman sila, no? So, eto na tayo sa ating Adobe Illustrator, or mas kilala kung tawagin na AI, short for Adobe Illustrator. So, para magsimula, gawa tayo ng new document. So, andyan yung sizes, kung anong gusto nyo piliin, kung millimeter, or inches, or pixel. So, piliin natin yung 8.5 by 11, or type nyo lang, 8.5 by 11. So, usual na letter size ng papel. So, click OK. So, meron ako ditong ginawang sketch ng aking OC na si Nas. So, drag nyo lang siya dyan. So, kung magdadrag kayo pala ng image sa Illustrator, make sure na i-embed nyo siya. Kasi pag hindi siya in-embed at may X pa yan, pag binuran nyo yan, yung mawawala din to. So, make sure na naka-embed siya. So, para hindi ma-distort, pag dinarag nyo na ganyan, make sure na i-hold nyo yung shift para malakihan nyo siya. Yan. Para hindi magkalituhan, guys, bawasan natin ng konti yung appearance niya. Click nyo lang siya, select nyo siya, then punta kayo dito sa opacity sa taas. Click 50. Yan. Okay na ako dyan sa 50%. Then guys, sa layering pala ng AI or Illustrator, nagke-create siya kada galaw mo ng sarili niyang layer. So, ito sample. Gagawa ka ng mga object. So, nagke-create siya ng maliliit na layer sa loob ng layer. So, parang redundant, no? Pero, masasanay din kayo dyan pag lagi niyong ginagamit. So, delete na natin yan. So, para hindi siya gumalaw, guys, click nyo lang tong area na to. May lalabas dyan na lock icon sa layer na yan. At lock na yan. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo siya gagalaw. So, para makapagsimula kayo ng bago, click nyo lang tong area na to. New layer yan. So, magkikreate siya ng layer number 2. So, dito na kayo gagawa ng outline nyo. Pag-outline guys, merong dalawang way. Yung isa is yung mano-manong pag-fill at yung isa is yung path tool. Mas madaling gumawa ng art sa Illustrator pag meron kang pen tablet, pero dahil priority natin dito yung gustong matuto, kaya naman gumawa using your mouse. Minsan nga ako gumagawa ako mouse lang talaga eh. Kung mouse ang gamit mo sa pagde-design, best friend mo dito si path tool. Ito. Yan. So, ito yung number one na way na paggagawa ng outline. So, ito guys, sa color palette. Hanapin nyo lang yung color palette. Labas natin siya.
So kung wala siya diyan, kung hindi niyo siya makita, punta lang kayo dito sa Windows at hanapin niyo lang yung color. Pag kinlik niyo siya, lalabas na siya. So napaka-importante nito, guys, itong dalawang to. Ito kasi ay si fill at ito si stroke. So ito yung shortcut niya. Kung ano yung kulay na napili niyo, sabihin nating dilaw. So i-reverse niya lang sa stroke. So ito yung sample. So ngayon naka-stroke siya. Ayan. Dahil stroke yun nandito, pag sinelect nyo siya at ni-reverse nyo siya, pupunta siya sa fill. Then, pupunta ulit siya sa stroke. So, dahil nasa step number 1 tayo, using stroke sa pagla-line art or sa pag-outline ng artwork, click nyo lang si pen tool. At dito sa stroke, mas maganda kung black, piliin natin black. So, dito lang, pwede dito, or pwede nyo siyang i-double click. Select lang kayo ng black. So, nakalimutan kong sabihin sa inyo, guys, kung meron yung mouse nyo na roller na ganito, so, hold nyo lang yung alt, shortcut na yan ng zoom in, zoom out. Kung wala naman, pwede nyo gamitin itong control plus and control minus para sa mano-manong zoom in, zoom out. So, nasa stroke tayo ngayon, no? Black yung stroke natin. Piliin natin to si pen tool. At piliin nyo lang yung point to point ng gusto nyong hugis. So, drag nyo lang siya sa mga nahihirapan. Marami nahihirapan sa gantong way. Huwag nyo pakakawalan yung mouse hanggat hindi nyo na a-achieve yung gusto nyong hugis. So, click nyo lang ulit itong point na to para maputol. Pag kasi hindi nyo pinutol yan, magkikreate siya ng shape dyan sa anong yan. So, kailangan putulin nyo yon. So, control Z para sa undo. At click nyo lang ulit yan para maputol and then point ulit. Yan. So, mapapansin nyo, guys, kung gusto nyo magsimula ulit ng panibago, hindi nyo magawa dahil nandito pa kayo sa stroke nyo. So, para hindi magtuloy-tuloy yan, pag nandyan na kayo, click nyo lang sa labas, make sure to hold control. Yan. Para mawala, ma-deselect yung stroke nyo to. So, pwede na kayong magsimula uli ng panibago. Ayan, i-overlap nyo lang. Then, putol ulit. And then, ganyan. So, select nyo lang siya, guys. Dito sa taas, sa uniform, pwede kayong mamili ng kahit anong gusto nyo para magkaroon ng forma yung dulo-dulo, no? Sa akin kasi ito yung favorite ko, itong medyo matulis yung dulo. And then dito, ito yung kapal niya. So, pwede kayo mamili ng 4 or 5, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Okay na siguro sa akin yung 4. So, ganyan yung itsura niya. So, tuloy-tuloy nyo lang siya hanggang sa matapos. So, ito pala, guys, itong parang grab na kamay, space yan. Hold nyo yung space, click, para gumalaw yung artboard nyo. Para hindi na kayo mahirapan dito, no? Para hindi na kayo gumamit nyang, anong yan, slider na yan. Yan. So, grab, space. So, tuloy-tuloy lang siya. Hanggang matapos nyo yung artwork nyo. So, hindi na natin tatapusin to kasi masyadong matagal, no? Yan yung step number 1. Yung pag-outline using stroke. So, ito naman yung step number 2 na kung tawagin natin ay mano-manong pag-fill. So, i-reverse natin. Ipunta natin siya sa fill. At punta ulit tayo doon. Tulad nga ng sinabi ko, best friend nyo dito si pen tool or yung gamit sa pagpapat. So, nandito tayo sa peel. Ayan.
ibabaw natin. Guys, kung ano yung nasa ibabaw, yun yung mangyayari, ha? Kung nasa ibabaw yung stroke, dapat iibabaw nyo yung feel kung gusto nyo ng way na pag mano-manong pag-feel. So, ganun din. Hanapin nyo lang yung gusto nyo. Yan. Tapos, punta kayo dito. So, i-close nyo yung shape niya. Yan. So, ang kagandahan naman ito, guys, nakokontrol nyo yung dulo-dulo ng inyong outline. Hindi katulad dun sa stroke na gano'n na talaga yung dulo niya. Depende na lang sa gagawin nyo. So, yan yung isang way para sa pag-i-stroke. Tuloy-tuloy nyo lang hanggang sa matapos. So, masyadong time-consuming nga lang itong mano-manong pag-feel or mano-manong pagpapat ng outline. So, minsan, ang gamit ko, ito na lang, itong stroke na lang. Then, pili lang ako ng gusto kong kapal and then pili lang ako dyan kung alin yung the best. Meron naman dyan ganyan. Tsaka ganyan, yan. So, tuloy-tuloy nyo lang siya hanggang sa matapos, guys, yung inyong artwork. So, ayun, no? So, i-sum up ko lang yung dalawang way ng pag-outline. Ito yung tinatawag nating stroke. Pili lang kayo ng gusto nyong kapal ulit. At pili lang kayo dito kung alin yung select nyo siya. Pili lang kayo dito kung alin yung gusto nyong edges. At ito naman yung step 2 na feel naman siya. Yan. So, yan yung two ways para mag-create ka ng outline using your mouse. So, ayun na nga, no? Hindi na natin tinapos yung artwork natin kasi sobrang tagal nun pag ginawa natin yun. Ang mahalaga, nalaman nyo yung two ways ng paggawa ng line art or pag-outline using your mouse sa Adobe Illustrator. At sana naman kahit papano meron kayong natutunan sa akin at susunod naman natin kung paano siya kulayan sa next vlog. Maraming salamat sa inyo. Make sure to subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Keep safe, guys! Bye-bye!